Welcome back mga pare chong. It has been 10 days na naman na tayo sa Mindanao. Last episode, ito yung huli natin. So lilibad kami sa kabila guys, kabila side ng isla kasi iniwan na kami. Ngayon, si Reeve, Sean, and Vince na lang ang naiwan sa isla. Ilang araw na din sila hindi nakapag-dive kasi sa aksidente at sumama ang panahon. Pero despite sa mga nangyayari, tuloy pa rin ang adventures. Kaya join us on this episode as we dive, catch, and explore the beautiful islands of Mindanao. Sa mga bago sa channel namin, spearfishing and adventure is our way of life. We travel around trying to find the fish of a lifetime. Makikita nyo ang mga kwento at mga tao na mga salubong namin along the way. Ako si UZ. At ako si Reeve. And this is Lurup Spearfishing. Welcome back, mga parechong. Good morning. Nagbigis na sila. Saka nagwa, Binsa? Bigla mo ba yung switch to? Kanindot, ano? Bagay ka yung simo. Ayun, mga parechong. Kailanganin ni Vince gamitin ang wetsuit ni Reeve kasi natangay ang wetsuit niya sa aksidente. Natulog ako ulit. Huwag yung hintay natin sila, mga parechong. Papakita namin sa'yo kung ano usual na ginagawa namin dito sa isla pag daytime, pag hindi kami nagda-dive. Tayo pa charge. Pwede mo charge. Thank you. First things first, pag wala may nagawa, make sure namin yung gadget namin may kurente kasi kung wala, patay tayo. Small things that we take for granted. Kung kailangan natin mag-charge, saksak lang tayo diretso. Pero sa isla, kailangan pa maglakad sa mga kapitbahay para lang sa pag-charge ng phone. Stop namin guys, ibili tayo ng internet voucher. Dito, yung internet, ibili ng 25 pesos, meron ka ng 6 hours of internet. Pero, pachamba din, paswertian din kung yung lugar mo, aabot ng signal nila. Ayo. Kung pahirapan mag-charge ng phone. Ayo. Lalo na sa internet, parechong. Palitra kong voucher, no? Ha? Voucher lang, voucher. Duha ka, Bok. Kana internet, awat ng 6 hours. Oh, may lain. Oh, may life. Ganang, salamat. Ngayon, may voucher na tayo. Makatawag na tayo sa mga lab mo. Hindi nga guys, so ngayon, may voucher na tayo. Hahanda naman tayo ngayon ng pagkain. Dumating yung dalawa, kakain na lang sila, diba? Ito pala guys, yung livelihood nila. Binibenta nila ito ng 100 pesos each. Kung sa syudad pa to, umabot na to ng 200 to 500 pesos each. Itong maliliit na shells, binibili nila ito sa mga bata ng 30 pesos per 500 ml container. Pinapatuyo sa dagat at nilinisan para gumanda ang kulay. Shoutout nga pala kay Kapitan Lian for letting us stay sa bahay nila. Meanwhile, time for some action mga parechong. Dito, meron tayong nakitang octopus lure. Isa itong uri sa pangingisda kung saan merong hook na naka-attach sa lure at ino-operate ito ng tao na nakasakay ng bangka. Pag merong kakapit dito, siguradong may ulam ka na. Let's go! Dito guys, malabo na ang dagat at pasensya na mga parechong, hindi maganda ang placement ng camera natin ngayon. Hope you can bear with us. Kahit hindi maganda yung angle guys, pero sa makikita nyo dito, merong school of midnight snapper. Ito sana yung target natin, but unfortunately, malayo sila. Yung target na lang natin ay isang black spotted snapper. Let's go! At ayan mga parechong, nakabalik na tayo sa itaas for breathe up. Nakuha na natin yung snapper. Balikat lang natin ang video kasi di maganda yung angle. Anyways guys, let's go for another dive. Let's try to go back kung saan yung mga midnight snappers. Masarap kasi ang isda na to, kaya try natin balikan. Baka nandun lang sila.
Sabi ko na nga ba mga pare Chong, nandito lang sila ulit. Di lang mga midnight snappers ang nandito at nagdala pa ng mga kasama. Tingnan nga natin kung ano ang pipiliin ni Vince. Here it goes! Napakalupet at lumapit yung midnight snapper. Sure ball na yung ulam natin guys. Sheesh! Eto naman yung point of view ni Sean mga pare Chong. May naspatan siyang bika grouper dito. Sa mga experiences ko guys, pahamak tong klase na grouper na to. Kasi lagi silang dumidikit sa bato at tung hindi maganda yung placement mo, nako po, mas stack up talaga yung shock mo. Pero let's see kung makuha ba ni Sean ito. Agoy ka sir, di na tamaan. Move forward lang tayo guys. Ganyan talaga ang buhay. Makakaisa din tayo soon. For more hunting. But before tayo magpatuloy guys, we would like to promote our sponsors for this trip. For our waterproof bags, check out Survival Outdoor Shop. People like us na nasa dagat lagi, it's always important to keep our clothes and electronic devices dry and safe. For affordable freediving gears, customized fins, check out Escapade Outdoor Gear Shop. Also, we can guide you to some of our best spots here in the Philippines. Just message our Facebook page mga pare Chong. And lastly guys, please don't skip the ads. Napakalaking tulong sa amin yan. Thank you mga pare Chong. Spotted a couple of fish mga pare Chong. At hindi talaga tinantanan ni Sean ang ilak. Pero yeto, mas malaki. Sana makuha. Oh no! Napakasayang mga pare Chong. Di bale, let's hunt for more. A few moments later. Hey sir. May gura bang sudan niya ate. May mga dugso. Maure. Yeah. Red bus. Oguan. Kanang kauban ni midnight. Wala mo red bus. O katong midjibiray. Guys, while naglalakad tayo sa isla, naghahanap ng panakot para sa kinakain. May namita ko, si Adrian. Yan, dagahan na guhabay. Pakita mo siyang kape, isa. Ay, nakapaan ito yan? Pila ka dupa? Ano? Ganyara kang buntag. Dugay na kagapamana, sa una pa? Bago raman, nagura ko sagod kumana. Kisa may katuloan mo? Ako lang, mamana o practice. Practice ka? Mga pandra, mga lima kadupang kaya. Ah. Pagod kaya mamana guys, kaya pagpahingin na natin si Vince at si Sean at ipagluluto natin sila ng masarap na tanghalian. Pag ang isda guys, preskong presko, yung as in niluto lang ng ilang oras pagkatapos siya nahuli, grabe, iba talaga ang sarap niya. Ang simple lang, midnight snapper lang. Hindi lang siya maganda tignan, pero masarap yan. Tumbo kayo. Pernog? Titi! Kay, tawag natin ang batiti. Atong kanon! Makaon nila! Kanon! Kaon kita! Kaon kita! Totoy! Ay, grabe! Ang bilyod ni Manong, guys. Titi pa! Gumaluto! Kaya, wala totoy, yan ka na mong titi. Sigaw mga pari chong. Dynamic duo of Lurop Spearfishing. At dahil nga, natangay ang mga ibang gamit. Share-share lang muna sa dive equipments. Kaya, dalawa-dalawa lang muna mag-dive. Konti lang yung huli this morning. Sana this afternoon, makadami pa. Let's go mga pari chong! Dito mga pare Chong, may dugso o long nose emperor in the distance. Napakalaki pa naman sana, kaso ang layo niya. Let's be patient, baka babalik siya. Lumayo mga pare Chong, hindi talaga pass sa atin yun. Move on na tayo. Another dive mga pare Chong. This time, let's try a little dusting. At sa di kalayuan, may jumpfish na lumapit.
pero parang may ilap din. Pag ganito guys, it's always better na di mo napilitin. Baka next time nalapit pa yan. Let's go! Nandito na tayo sa malalim na part. At pasensya na na maluwag ng camera. Kaya tabingin siya. May naspatan tayong batfish dito guys. Pero antay-antay lang muna tayo. Baka may mas malaki pang dadaan. Since wala namang iba at ayaw talaga lumayo ng batfish, let's take this. Pagdagdag na lang sa benta natin today. Dito guys, another dive. Sa makikita nyo dito, parang talagang walang fishing activity. Wala pang bait fish. That means na less ang chance na makakuha tayo ng pelagics. Dibali guys, try na lang natin magantay for a couple of seconds. Baka may lalabas dyan bigla. Let's go! After the long wait mga parachong, at last, may lumabas na sweet lips. Hindi naman kaano kalaki, pero good size na. Kunin natin to. Isang paalala at friendly tip lang sa mga bago sa spearfishing. Pag mag-ascend kayo pataas, huwag na huwag nyo madaliin ang pag-angat. Dapat nakarelax pa rin kayo kahit na ma-experience natin yung urge to breathe. Ganito kasi yan guys, deplete na yung oxygen supply natin since matagal na tayo sa baba. Tapos kung madaliin nyo lang, lalong-lalo nyo na minadali yung consumption ng oxygen sa katawan nyo. Kaya relax-relax lang at timing lang sa pag-angat. Safety tips sa pag-recover ng isda. Especially pag malayo ang dive body mo. First is, dapat nakapag-breathe up ka ng maayos. Huwag niyo madaliin. Nandyan lang naman yung isda, basta maganda lang yung pagkatama. Second is, yung line management sa ilalim. Kahit na maliit yung isda o malaki, importante, away from your body yung line mo. At kung hindi naman kaya sa first retrieval, malikat mo na lang. Let's go! Dito. Another dive and forward na lang natin pare Chong kasi hindi maganda ang angle ng camera. Pero this dive ni Vince is around 20 meters with a total dive time of 1 minute and 56 seconds. In the distance, may bluefin trevally and this is a perfect example of fish call mga pare Chong. Na-attract yung isda at eto yung nangyari. Napakaganda ng tama at nakuha din natin itong bluefin trevally. Let's go! Medyo malayo pa pataas guys, but eventually, we will get there. Relax lang. At pag-angat natin, importante din ang recovery breathing. Just say hope. 3 times to recover. Ito naman yung angle ni Sean. May naspatan siyang batfish. At isa lang itong dive bomb. Panoorin natin. Goods yung shot guys. At nakuha rin natin. Pangdagdag na rin ang timbang. Hindi na na-video guys, pero nakakuha si Sean ng queenfish. Sa mga bago sa spearfishing, ang pagtusok ng isda sa ulo ay pamaraan na hindi ito magdusa pa o mercy killing kaysa naman hayaan nyo itong dahan-dahan pang mamatay katulad ng mga nangyayari sa mga isda na pag nahuli sa lambat. Kaya po, if concerned kayo sa welfare ng isda, mas humane po ito ikumpara sa nahuhuli sa lambat.
dito sa video na to, medyo nag-pick up na yung current. Nagsinglabasa na yung mga bait fish. This is a good sign, guys. Active na yung mga isda. Let's go! Ayan mga parachong, isa ito sa mga happiness ng mga Spiro. Pag makita ka na active na fishing activities, parang mawala talaga ang pagod mo. And in a distance mga parachong, may trivali na nagpakita. Kunin na natin to. Here it goes. Na sila. We have nothing to do kaya spot muna tayo mga parechong. Let's relax and enjoy the island. Malapit na din tayong umuwi. Naghihintay na lang kami na bangka na makakapag-hitch kami. Hindi kasi ito tourist island kaya wala masyadong biyahe papunta sa mainland. So try natin guys maghanap ng mga sea snakes. It's a privilege na makabisita ng ganito kagandang isla. Kaya nagpapasalamat kami sa mga tao dito na winelcome kami at pinayagan kaming makapag-dive. Yung palang lugar na yun guys, Dumaguete. Sheesh! Ganda talaga! Woo! Finally! Ayan na sila! Ano kayong huli niyan guys? Kakuha mo? Special! Special? Ah, manalang ulaton! Abangan na natin guys! Dumating si Sean! Be! Nice! Bluefin! I made... Ay! Ako, alag yung... Kasi yung midnight. Ah, pawi. Ah, natanang ko. Kay? Sa 22. Oo, baka na. Isa alam mag 22 para niya. Ay, wala na to. Ilang kilo ni ba yung kanyang? Taon. 30 mo na yung 5. Kanyang, 30 mo na. Ay, ano? Ano sila? 130 mo. 30 tanan. Katong ba yan? Ano, 100. So, ng pangbigas mga parachons. Asa dito? 2 kilo. Sino ko minirahan eh? Bayang na lang. Bayang kay 100 ang kilo. So 200 sa bayang, dali na almost mga 400 to mga 600 tanan, more or less. Ayun na lang. Not bad, not bad. Completely. Hey, menu karon. Sweet and sour. Ang parang mag sweet and sour tayo. Kasi medyo na animis ko na itong luto na ito. Tarap, tarap, tarap. Ito yung final product ni Chef. Thank you, Chef. Yes, sir. Let's go. Let's eat mga good. Mula parang chongs. Sweet and sour. Sino eh? Sweet and sour or skabitsi? Ambot na ito. Sweet and soup. Tambar na. Kacham. Kani siya guys, timbungan o goldfish ng kani peacock grouper. Libay kang duha kayo nakadive. Pangit kasi talaga ng panahon, grabe. Pwede dyan, anong si tawag na? Amihan. Amihan na. So, timing ka ng pagdive. Plus, malakas pa yung sulog. Ang talantala mo yun sa pagkuha sa glit eh. Ay, lamihan eh. Sayang lang na yung mga camera ni Vince na ano, hangad. Pero, okay, mag-yapon. Mangtas gabong kayo. So, daro? Ha? Ikaw ba yan, EJ? Shoutout sa mong master, ya. Idol na ko si EJ. Wajud. Wajud may nag-apot, buhol. Lumusog sabaw, guys, o. Oh. Lunod sa sabaw. Pero, masarap. Pero, di mahal. Pero, dising mahal. Ha? Baka naman, Chowking. Mas masarap, pero dising mahal. Tomorrow guys, we're gonna be diving again. Di namin alam kung uwi ba kasi susunod na araw. Dito pa lang kami. Let's see. Abang-abang. Abang-abang.
Do, sir? Yati yung sami ko, hindi, do. Ice cream. Mura siya ganang na naman ko yung mga diverse dere. Mura siya ganang feeling na ako ipaniraha na gani. Pero na isda. Na, na isda. Na isda, pero nasa 20 kape. That's it, pansit mga pare chong. Maraming salamat sa inyong first bye-bye. Hopefully, we can make more videos like this. Para gising po guys. May ganang nice. Power kayo substitution. Lagi, may ganyan mga substitution na mo. Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel. Goodbye. Bye na bye. Thank you so much for watching mga parechong. At sana mag-leave kayo ng comment below at ma-share nyo sa mga adventure friends nyo ang munting channel namin. Shoutout tayo. Shoutout kay June Marshall, Bantilan, Randy Sudugin, ng Danao City, Cebu, Dongski Channel, Jaspier, Kasyokoy TV, especially sa mama daw niya ng sa Bacolod, Lanao del Norte. Said Balabangan ng Bambang Nueva Vizcaya. Shout out to you, bro. Si bro ko si Lito Revilla, solid supporter. Thank you so much, bro. Janice Pedera, Exert Sauce, Panangoyan, Cavite, Kasalom TV. Shout out to you, bro. Native Channel. Bro, saan na magkita tayo ulit? Ronald Permano, Alex Sauce Lotario. Shout out para chong from Lila Bohol. Rebby Mesias, shout out Charge Spear Fishing Adventure from Talaga by Bayan Argao, solid supporter. Eddie Tugo, Ibahay Barangay na Ili, Aklan, Eddie Tugo, shout out to you bro. Of course, yung matagal na natin kaibigan, Spiro Wannabe, shout out to you bro. Jong Lee from Puerto Princesa City, saan makabalik kami dyan. Yesha Garamay from Pasig City, Rene Garamay, Lydia Dennis De La Cruz Family from Naik, Cavite, Team Alo, Mandaraga TV, Mandaraga Train TV, shout out to you bro. Zero Angel Bakaling sa Zamboanga, thank you so much for the t-shirt bro. Melton Perrin, District Spear Fishing, hope you're doing well bro. Thank you so much for the comment and inspiring us and for your constructive criticism, District Spear Fishing. Ronnie Lilpa, shout out idol. Ronnie Alpas. Ernesto Espinosa from Alaska, USA, hope you're doing well. Roel Mante at Darwin Bautista. Yan lang muna mga parachong. Thank you so much for watching and see you next adventure.